to teach, we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength, I will go. I will go. You
Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng ating pong mga kapatid na siyang sumusubaybay sa atin dito po sa buong Nueva Ecija, yung po mga kapatid natin diyan din po sa Pangasinan, sa Pampanga, at diyan po sa Manila, at diyan din po sa Cainta, at dito rin po sa Romblon-Romblon. Isang happy Sunday po sa inyo, ang unang araw ng Sanlinggo. Ayan, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. At isama po natin sa panalangin ngayon ang mga sport fest dito po sa South Nueva Ecija 2 at ganyan din po dito sa West Nueva Ecija. Ayan, nagkakaroon po tayo ng mga sport fest ngayon. So ngayon ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong devotional ay magpasalamat sa panalangin at sa himig. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsisimula. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hindi niyo po kami pinabayaan at binigyan niyo po kami ng mabuting kalusugan na nagmumula sa inyo. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat kami ay sama-sama makapag-devotional. At tulungan niyo po kami, O Diyos, maunawaan namin ang mga salita ninyo sa banal na kasulatan at dito po sa devotional po, kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin, mga kapatid, ay pinaka-key text po natin. Ay sabi po dito sa Exodus 15 verse 2. Sabi po dito, ang Panginoon ang aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. So narito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na si David po sabi dito, itataas ang ating pong Panginoong Diyos. Ang himig po ng pasasalamat at pananalangin ay nandito po na kay nandito po sa talata na ito. So ito po ay sa Exodus 15 verse 2 ang nagsasalita po dito ay ang si Moises, no? Ang leader po ng Israelites. Pero syempre nabanggit din natin si David dahil sa ating pong devotional palaging si David yung nababasa natin na siyang nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. At sabi dito, bakit nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos? Bakit itinataas ang ating pong Panginoong Diyos? Sapagkat siyang nagbibigay sa atin ng lakas at siya rin ang nagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong dahilan para hindi tayo magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos, di ba, mga kapatid? No? Bukod sa binigyan tayo ng kalakasan, binigyan pa tayo ng kaligtasan at patuloy niya pa tayong sinusustain sa ating pong mga buhay. Ang sabi po rito sa ating pong devotional, kapiling ang Diyos sa bukang liwayway, ayan, pabukang liwayway na, sa oras ng pag-iisa sa panalangin na si Jesus sa kanyang buhay sa lupa ay tumanggap ng karunungan at kapangyarihan. Nung ang ating Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, nung siya'y nagkatawang tao, siya rin po ay nanalangin. At bilang isang nagkatawang tao, siya po ay tumanggap ng karunungan at kapangyarihan sa pamamagitan po ng Diyos Ama. But of course, sangayon po sa mga talata, hindi lamang ito ang binabanggit sa banal na kasulatan na si Jesus ay tao, kundi meron din binabanggit sa banal na kasulatan na siya ay Diyos na nagkatawang tao. So hindi po natin yan maitatanggi. So dito malinaw na si Jesus nagtamo ng karunungan at kapangyarihan to overcome sin sa pamamagitan ng panalangin. At kung nakatamo ang ating Panginoon, tumanggap siya nito, tayo rin ay makatatanggap ng ganoon katulad sa tinanggap ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya rin natin maka-overcome ng kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya rin po natin na magkaroon ng karunungan sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Sabi po rito, hayaang tularan ng mga kabataan ang kanyang halimbawa sa paghahanap tuwing madaling araw at takip silim ng isang tahimik na panahon para sa pakikipag-isa sa kanilang Ama sa langit. So dito po, tayo po mga magulang ay kailangan po maging huwaran sa ating pong mga anak na tayo ay humahanap sa Diyos, na tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa bukang liwayway at sa takip silim. Yan, napakaganda, napaka
lalim po ng mga Tagalog. Bakit? Kailangan nating maging example sa mga kabataan dahil sa huling araw, sila na rin yung magiging mga magulang, yung mga kabataan na ito. So kailangan ngayon pa lang maturuan na natin sila na sila'y makipag-isa sa Ama, sa ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Turuan, sabi dito, turuan ang mga kabataan na hanapin ang ating Panginoong Diyos. Sa madaling sabi, turuan ang mga kabataan na manalangin din sa ating pong tagapagligtas. At sabi dito, at sa buong araw ay hayaan silang itaas ang kanilang mga puso sa Diyos. Sa bawat takbang ng ating daan ay sinasabi niyang, ako ang Panginoon mong Diyos, ay hawak sa iyong kanang kamay, huwag matakot, tutulungan kita. So dito po mga kapatid, ano, ituro din natin sa mga kabataan na itaas ang ating Panginoong Diyos sa kanilang puso. Nang ibig sabihin, ang mga kabataan ay dapat na sumamba sa tunay na Diyos. Sumamba nawa ang mga kabataan sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat kailangan malaman ng mga bawat kabataan ngayon na ang kamay ng ating Panginoong Diyos ay nakaalalay sa bawat isa sa atin. Nakalulungkot lamang sapagkat ang mga kabataan sa ating henerasyon, malimit na lamang yung pong naghahanap sa ating pong tagapagligtas. Kaya sa mga oras na ito, sa mga magulang na nariyan, ako po ay nananalangin, ako po ay nananawagan sa inyo na inyo pong gabayan ang inyo pong mga anak, ang mga kabataan ay gabayan natin sa pagsamba sa Panginoong Diyos, no? Sa pagpapasasalamat sa pananalangin. Bakit? Sapagkat kung hindi natin sila matuturuan, mabubura ang henerasyon sa susunod na panahon na mga hindi nananampalataya sa Panginoong Diyos kapag ganun ang nangyari. Pero kung magagabayan natin sila ngayon, ha, sa makakaasa tayo na sa susunod na henerasyon, sa ating pamilya, sa ating linya, ano, meron at meron pa rin magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at pupuri sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At dahil doon, dahil yun, sa ating pagmamalasakit sa ating mga anak, sa mga kabataan, sa panahon natin ngayon. Ang sabi dito, maari bang matutuhan ng ating mga anak ang mga araling ito sa umaga ng kanilang mga taon? Anong kasi kasariwaan at kapangyarihan, ang kagalakan at tamis, ang madadala sa kanilang buhay? At sabi pa rito, sa paglalakbay ng mga anak ni Israel sa ilang na napasaya sa kanilang napasasaya sa kanilang daan sa pamagitan ng musika ng sagradong awitin, sa gayon ay inalok ng Diyos sa kanyang mga anak ngayon na pasayahin ang kanilang paglalakbay sa buhay. So yun pong katanungan mga kapatid tungkol po sa atin. Sabi dito, maari bang matutunan ng mga anak ang mga aralin sa salita ng Panginoong Diyos? Maging masaya sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos habang naglalakbay sa buhay na ito? Opo, ang sagot po natin, pwedeng maging masaya ang mga kabataan ngayon sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kahit na ang ating sanlibutan ay puno ng entertainment, ang cellphone ay puno ng entertainment, no? Ang internet, napakaraming mababrowse na kung ano-ano na nakakapagpaligaya sa kanila. Nakapagkaikinumpara sa pagbabasa ng banal na kasulatan o pakikinig sa banal na kasulatan, para bagang boring yung pong pakikinig sa salita ng Panginoong Diyos. Pero magiging masaya rin sila, katulad po ng bayan ng Israel na naging masaya rin sa paglalakbay, yung pong mga kabataan. Pwedeng maging masaya din. Yes po, pwedeng maging masaya sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay i-guide yung pong mga kabataan. Sila ay maturuan sa tamang landas para sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito. Magiging masaya sila sa pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. So napakasarap tingnan na yung mga kabataan, yung mga anak natin na na-train sa salita ng Panginoong Diyos, sila rin yung papalit sa atin para ipagpatuloy yung gawain ng ating Panginoong Diyos sa ating lugar. Magiging maganda lamang ang tanawin na yun kung ngayon pa lang ay magdedicate tayo sa ating Panginoong Diyos na yung mga anak natin tuturuan natin at ipapasalamat natin lagi sa ating Panginoong Diyos na sa kanyang paggabay sa bawat isa sa atin at magbibigay sa atin ng karunungan para gawin ang mga bagay na ito. Mayroon ilang mga paraan na mas epektibo pa para sa pag-aayos ng kanyang mga salita sa memorya, tulad ng
ulitin ito sa kanta. At ang gayong awit ay may kamanghamanghang kapangyarihan. So dito po mga kapatid, madaling matututunan na salita ng ating Panginoong Diyos kung ito'y inuulit sa pamamagitan ng awit. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon ay lalagyan natin ng tono. So maraming mga awit diyan sa banal na kasulatan na ginawan ng tono ng ating mga magagaling sa music. Kaya nga, yung isang awit diyan ay yung pong sa Revelation chapter 21 verse 4, ano, behold the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Yun yung verse 3 pala. Tapos yung verse 4, and God shall wipe away all tears or all of their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So yun yung verse 4, nakamali lang tayo dun sa ano. Pero yun na isa sa mga awit na pwede natin matandaan ng banal na kasulatan. O pwede rin kayo mag-imbento ng tono nyo. Pero ito yung sinasuggest dito sa devotional na ito, na yung po mga Bible verse sa banal na kasulatan, madali nating makakabisado kung merong tono. Ayan. Mayroon itong kapangyarihang supilin ang mga walang pakundangan at hindi nalinang na mga likas. Kapangyarihang buhayin ang pag-iisip at gisingin ang pakikiramay. So dito po mga kapatid, ano, kapag ka pala inaawit natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, lalo itong tumatago sa puso, lalo nating natatandaan. At sabi dito, upang itaguyod ang pagkakasunod ng pagkilos at upang palayasin ang madilim na nagbabadya na sumisira sa tapang at nagpapahina ng paggawa, hayaang magkaroon ng pag-aawitan sa tahanan ng mga awiting matamis at dalisay, at magkakaroon ng mas kaunting mga salita ng pagsaway at higit na kasiyahan at pag-asa at kagalakan. So yan pala yung benepisyo nung inaawit yung salita ng ating Panginoong Diyos. Yung pong stress sa buhay, yung problema sa buhay ay gumagaan. At ang sabi rito, magkakaroon ng kasiyahan at pag-asa at kagalakan sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng pag-aawitan. Kaya po, yung worship po natin sa ating tahanan ay huwag po nating kalilimutan na tayo ay nag-aawitan sa ating pong tahanan o nakikinig tayo ng music sa ating pong tahanan. O sama-sama tayong nananalangin kasama ng ating pong mga anak. Ipagpasalamat natin yan sa ating pong Panginoong Diyos. Ito pala yung nagiging benepisyo. Ang pinakagusto kong benepisyo yung pag-asa sa sanlibutan na ito, na bagamat mahirap, maaring iniisip natin kung saan natin kukunin yung pang-tuition ng ating anak. Maaring iniisip natin paano tayo magtatrabaho. Paano tayo magkakaroon ng ganito? Paano tayo magkakaroon ng ganyan? Ang isipin natin may pag-asa sa Panginoong Diyos. Kaya kahit na marami tayong iniisip, marami tayong problema, tayo'y mag-awitan, magpuri sa ating pong Panginoong Diyos at patuloy tayo magpasalamat sa Kanya. Di ba? Para yung pong pag-asa, yung kagalakan ay tumimo sa ating mga puso't isipan. Sabi dito, hayaang magkaroon ng pag-aawitan sa paaralan at ang mga mag-aaral ay mailapit sa Diyos, sa kanilang mga guro at sa bawat isa. Yan din po ang purpose kung bakit tayo ay mayroong mga school. Nang sa ganoon ay mapalapit ang mga mag-aaral sa ating Panginoong Diyos. Na sa paaralan mayroong awitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Na sa ganoong paraan, paunti-unti na ilalapit natin ang mga hindi mananampalataya ng mga estudyante. Kaya po, ano, ini-invite natin, invite niyo po ang inyo po mga kaibigan at mga kakilala na mag-aral po sa ating pong school. Meron po tayong school sa Gapan. Ayan, meron tayong school diyan sa Cabiao. Kung kayo po ay malapit, ganyan din po, may school din tayo sa Cabanatuan kung kayo ay malapit diyan. At meron pa tayong iba't ibang mga school. O, sa high school, meron din diyan po sa Sinipit. Meron din po dyan. At sa Klaa, meron din po tayong school. Ang pinaka-purpose nito, mga kapatid, na yung mga mag-aaral, mailapit lalo sa ating pong Panginoong Diyos. Yun po yung purpose niya.
Kaya po, napakahalaga nito. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na Sabbath School. Ano? Meron tayong pagsamba. Dahil ang pag-aawitan sa Panginoon ay nagpapalakas ng pananampalataya, nakaka-renew ng pag-iisip, at nagkakaroon ng kasiyahan at kagalakan sa ating mga puso kapag tuloy-tuloy yung pagsamba natin. So sabi dito, bilang isang bahagi ng reliyosong serbisyo, ang pag-awit ay katumbas ng isang kilos ng pagsamba gaya ng panalangin. Tunay nga, marami sa mga awitan ay panalangin. Totoo po yun. At marami din sa mga awitan ay mayroong pasasalamat. So yung pong pinakapaborito kong awit tungkol sa pasasalamat ay yung awit na Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Eh, yung mga sample ng pasasalamat. So, napakaganda, di ba? Nakakataba ng puso at nakakapagbigay sa atin ng aliw yung awit na ito na panalangin. At syempre, higit sa lahat, yung panalangin na merong pasasalamat. Di ba? Nakakagalak, nakapagbibigay sigla sa ating pumbuhay. Kaya nga po, sabi dito sa awit sa Exodus 15 verse 2, sabi po dito, ang Panginoon ang aking awit at kalakasan. Yes po, yung pong kabutihan niya, pwede nating isulat. Yung biyaya ng Panginoon, pwede nating isulat. Sapagkat siya ang ating awit, siya ang ating kalakasan, at siya ay naging ating tagapagligtas. Oh. Ito ang aking Diyos at ang aking pupurihin siya, at siya ay aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. So dito po mga kapatid ko, no, ang Diyos ang ating awit, ang Diyos ang ating kalakasan, siya ang ating kaligtasan. Kaya nararapat lamang na siya ay ating itaas at patuloy na papurihan sa ating pong mga buhay. Dahil kung wala ang ating Panginoong Diyos, wala rin tayo mga kapatid. Kaya nawa mga kapatid, no, sa ating pong experience, sa ating pong buhay ngayon, na bagamat mahirap, merong kalungkutan, maranasan po nawa natin ang kanyang mayamang paggabay sa bawat isa sa atin upang tayo ay makaawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa gitna ng sanlibutan natin na parabagang wala ng katapusan ang problema. Nawa pagpalain tayo ng ating pong Panginoong Diyos sa umaga na ito, at ako yung nagpapasalamat sapagkat yung aking mahal na asawa ay gumaling na siya. Yan, wala na po siyang lagnat. At talagang masigla na yung aking mahal na asawa. Nakasama ko na rin po siya sa pagsamba kagabi at saka kanina na buong maghapon. Salamat sa Panginoon at patuloy natin siyang purihin. Isama natin sa panalangin mga kapatid ang ating po mga care groups. Ayan, dito po sa Nueva Ecija at sa mga kapatid natin dyan sa South Nueva Ecija 2 at ganyan din po dito sa West Nueva Ecija. Isama rin natin sa panalangin ang ating pong mga churches, ang ating pong pangangaral sa iba't ibang lugar. At ngayon din po, isama natin sa panalangin mga kapatid, ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. So muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At kung kayo po ay may prayer request, inyo lamang pong i-type dyan at ipapanalangin po yan ni Brother Melvin Villasano. Pagkatapos po ng napakagandang awit na ito, isang awit ng panalangin para sa ating pong Panginoong Diyos. God bless sa inyo pong lahat mga kapatid. I thank you, Lord. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In the process of growing, I can learn to but it goes against the way I am to put my human nature down and let the spirit
Amen. Salamat sa Diyos. Praise God that siya binigyan tayo ng panibagong buhay at kalakasan ngayong umagang ito. Salamat din na tayo ay binigyan ng magandang lesson at reminder ano po sa umagang ito. Salamat po, Pastor. Inawitan niyo po kami. At napakagaling talaga kumanta ni Pastor. Ano po? So, ang tumatak sa akin sa lesson na yun, yun nga, turuan po natin ang ating mga anak na magpasalamat. Napakalaga ng pagpapasalamat. Ano po? I-guide natin sila sa tamang landas sa buhay na ito upang maging masaya sila sa paglilingkod sa Diyos. Yes po, dapat talaga natin sila i-guide kasi pag puro busy tayo sa trabaho, din natin sila na-guide. Ay, lalaki silang pasaway kagaya natin. Ano ko, huwag naman po. Ano, mga kapatid? Pero hindi natin tatanggi na naging pasaway din po tayo ng tayo kabataan. Ano po? Lalo na ako. Isa ako sa mga pasaway na kabataan noong araw. Nako. Ay, nako. Salamat sa trials na magpapalakas sa atin. Ayan. Alam niyo yung kanta ni Ma'am Karen, isa rin panalangin na magpapasalamat sa mga trials. Kasi yung mga trials yan naman talaga nagpapalakas sa atin. Ano po? So, huwag natin kalimutan magpasalamat. Isama natin sa panalangin Sport Fest. Sabi ni Sister Rosalie Aurelia Sanchez. Pasama po sa panalangin na kagalingan po anong karamdaman namin. Ayan, sila po ay may makakaramdaman
na sa pangkalusugan at pagkasama yan. Sabi po ni Sister Melissa Gamboa, salamat po pasto sa mga damaysay na ibinahagi. Miss yun na namin kayo ni Ma'am Karen. Ingat po yan. Nakakamiss naman talaga sila, no? Miss na namin kayo, Pastor, kahit nagkita pa lang tayo ng Thursday. At maaaring magkita na naman tayo mamaya. Sige po. Ano po ito? Sabi ni Nanay Pina, pakisama po sa panalangin na maging normal ang blood test ko bukas. Ayun, August 1 na nga pala bukas. Ano po? Mayroon din akong blood test next week. Sige po, sama natin sa panalangin yan. Melissa Gamboa, sabi ni Sister Melissa Gamboa, pakisama po sa panalangin ang aking anak na si Gerald. Brother Gerald, na may bumalik na siya sa pagsamba at magkaroon na siya ng trabaho. Ayan, panalangin po natin. Babalik din po yan si ang inyong anak dahil ako rin ay dating napalayo at bumalik sa tulong ng Panginoon. At sabi ni Sister Narisa, pakisama po sa prayer ang kaganapin na Sport Fest today sa Kampugo ay naway makaraos tayo maayos at maitaas natin ang ating Panginoon Diyos. Ayan, meron po tayong Sport Fest. Meron din pala sa West, ano, kasabay West and South. So, panalangin po natin yung ating Sport Fest. At, alam kong oras ay nagmamatulin. At, mga pupunta roon ay nagmamatulin din dahil ang almusal ay patuloy ng niluluto. So, wag po tayo magmadali sa pagbiyahe. Ano po? Mag-ingat po tayo. Wag mo natin kalilimutan yung road safety. Ano po? Makararating din po tayo. Madali man tayo ng 5 minutes. So, ingat po tayo sa pagdadrive. At, tayo ay makakarating din na ligtas. Yan, tayo po magsama-sama ang manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, unang-una nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at kalakasan na ibinigay niyo sa amin sa umagang. Salamat sa buong magdamag at binantay niyo kami sa aming pagtulog. Salamat po sa lesson na aming narinig sa umagang ito tungkol sa pasalamat, tungkol sa paggabay namin sa aming mga anak. Kung sila ay maging masaya sa kanilang paglilingkod sa inyo. Naturuan namin silang manalangin at magpasalamat upang sila ay maging masaya sa kanilang pamumuhay. Salamat po, Ama, kahit na binibigyan niyo kami ng mga, kahit sa aming mga trials, kami po ay natututo, kami po ay lalong lumalakas sa aming pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin. At salamat din po. At kami ay patuloy na nag-aawitan kahit na may mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Pagkat sa mga aming pag-aawitan, ito ay napalalakas ang aming mga pananampalataya at aming ramdam ang tunay na pag-asa na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Dalangin po namin na kami ay gabayan ng Holy Spirit na patuloy kaming samaan sa pag-aawitan. Patuloy kami ma-inspire sa pag-aawitan at patuloy kami magpasalamat maging ang amin mang panalangin ay kasagutan ng oo, maghintay at hindi maging magpasalamat pa rin sa lahat ng bagay pagkat ito ay isang napakalaking pasasalamat at papuri sa inyo ang isang pasasalamat. Kami din pong sinasama sa panalangin ng gaganaping Sport Fest ngayon dyan sa West Nueva Ecija, gayon din dito sa amin sa South Nueva Ecija ito. Nawa po ang lahat ay maging mag-enjoy, magtawanan, magkasiyahan at kami po ay makapag-bonding ng buong maghapon na ito. Napakalaga ng Sport Fest na ito upang ang samahan, kapatiran ay muli magkakilakilala. Muli magkita-kita at magkaroon ng kasiyahan kahit sa isang maghapon lamang. Ingatan niyo po kami sa aming pag-travel papunta roon. Ilayo sa anumang kapahamakan at gayon din hanggang makarating na ligtas dito sa aming bahay, patuto sa aming sariling bahay, sa aming pag-uwi. Amin din pong pinasasalamat ang mga kagalingan ni Ma'am Karen na siya po ay wala ng lagnat at nakalipas ang 2 araw na kanyang sinapit. At siya ay nakadalo na ulit sa church kahapon. Kami din po sinasama sa panalangin mga care group sa South Nueva Ecija to gayon din sa West at ang mga pangaral sa iba't ibang lugar. Kami pong sinasama sa panalangin ng bawat isa na manampalataya kami sa
sa inyo at palakasin ang aming mga pananampalataya. Aming pong espesyal na pinalangin si Sister Rosalie Sanchez at kasama ng kanyang pamilya na sila po ay may karamdamang pangkalusugan. Inyo po silang ipuin na inyong mapagpagaling na kamay. Pagkaloob po sa kanila ang mga kanilang mga pangailangan. Ilapit po sa kanila, ituro sa kanila mga tao, makatutulong sa kanila ang mga mahuhusay na doktor. At higit ang inyong mga ibibigay sa kanilang mga aral, ang kanilang mga matutunan upang sa ganun magamit ito sa kanilang pagpapalakas at muli sila ay patuloy na makapaglingkod sa inyo ng malakas ang pangatawan. Namin din pong sinasama sa panalangin kahilingan ni Sister Melissa Gamboa na ang kanyang anak na si Gerald ay makahanap na po ng trabaho pagkat siya ay naghahanap ngayon ng trabaho. At kayo din, Ama, naway ipuin siya ng banal na espiritu na siya ay muling makabalik, isang hakbang pabalik sa pagsamba sa inyo. At kayo din, Ama, aming sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatira na nagdakadaranas ngayon ng mga karamdaman pang kalusugan. Kami rin po ay inyong pagalingin at ililayo sa anumang mga masamang pakiramdam. At kayo din ang mga mapapalab test sa darating na buwan. Si Nanay Fina, ganyan din ako at iba pang kung mayroon man na upang magpatuloy niya na mamonitor ng kanilang kalusugan. Ibigay niyo po sa amin ng magandang resulta, Ama, upang ang aming puso at aming isipan ay maging mapayapa at mawala ng pangamba. Kaya din ang mga iba pang kapatiran na naghahanap ng pandagdag na pinansyal para sa kanilang kabuhayan. Ay bigay po sa amin ang aming mga pangailangan na mabantayan ng aming mga kalusugan. Kaya din lalong higit ang iba pang kapatiran na may mga karamdaman pang espiritual na po ito ay dalawin ng inyong mga banal na anghel. Akayin muli sa dalawang kamay na pabalik dito sa pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin at aming sinasama sa panalangin ng iba pang mga panalangin ng kapatira na nakikinig ngayon. Alam niyo pong anong laman ng aming mga puso. Alam niyo pong alam na aming mga, ang laman ng aming mga isipan. Bigyan niyo pong aming mga panalangin ay lamang sa inyong kalooban. At umiling po kami ng kapatawaran kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat ng gumising ng maaga at gumagayak papunta sa Sport Fest. Nako, napakasaya po dito. Ano po? Na po tayo lahat ay makarating. Pilitin po natin makarating sapagkat ito ay magandang muling pagsasama-sama, pagkikita, magtatawanan. Ingat lang po sa pagtawan ng malakas. Baka hindi sa bibig lumabas. Ay, sorry po. Basta po magsaya po tayo doon. Ano po? Libre ang pagkain, sabi ni Elder Brother Jonathan, Kuya Jonathan. Salamat po sa personal na pag-invite sa amin. Pipilitin kong makarating. Kung hindi man ay basta. God knows what to do. Ano po? Sige po, mga kapatid, magkita-kita po ulit tayo bukas. Ganito ring oras. Maraming salamat po. God bless. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.